vlog. Welcome to my guys, my checkpoint. Sir, bala nga po, sir. Anong gagawin ito, sir? Uwi po, sir. Taga pala. Apo. Sino mga kasama? Ito po, kabilang pong dalawa. Ito po, may ID naman sila. Ah, meron, sir. Sir. Ito, bala nga pala nga. Thank you, thank you. Shout out sa kasama namin. Ah. Itik tayo, itik. Anong itik? Itik, oran eh, sige. Ah, bibiling itik? Saan yun? Ayun na nga guys, welcome ulit sa aking channel. Kung papansin nyo ba yung gamit kong motor ngayon, ito ay Honda Click 125. Hindi ko alam kung ano eksaktong model nito. Baka model ng FHM, ewan ko. Share ko lang sa inyo yung impression ko dito. Kasi first time kong gumamit ng Honda Click. Hindi rin naman ako isang expert pagdating sa mga motor. At hindi rin ako reviewerist. Yung mga nagre-review, mga ganun, yan. So yun. Pero bago yan, mag-intro muna tayo. Boom! Bago ko sabihin kung ano yung mga masasabi ko dito sa motor na to, papakita ko muna sa inyo yung itsura niya. Pasok, pasok. Shup. At yun nga, dito ako ngayon sa Dinalupihan, Bataan. Ayan yung Kranos. Pag gusto nyo bumili ng mga quality na helmet, mga safety gear, yan, meron dito. Kranos, baka naman. unang-una ko napansin dito sa Honda Click na to, is maangas talaga yung itsura. Kasi kahit nakikita ko lang to dun sa mga nakita ko lang to sa daan, nagagandahan talaga ako. Pero nung nasakyan ko, maangas nga talaga. Ang ganda ng brake nya. Kasi ano nga pala to, combi brake. Ewan ko lang. Hindi ko alam kung combi brake nga to. Basta alam ko combi brake tong Honda Click eh. Kasi yung combi brake, pagka kung may preno kang ganyan sa likod, sumasama rin yung harap. Kumbaga, habang ginagamit mo yung isang preno niya, yung sa likod, sumasama rin yung harap. Kaya, ang ganda-ganda ng braking system niya. I-share ko lang din sa inyo, way back 2004, ay na-invite ako ng parents ko na magbakasyon, kami ng kapatid ko sa Japan.
At doon ko nakita ang mga motor doon. Dahil noon pa man eh, mahilig na ako sa motor. Kaya lahat ng mga motor doon itinitingnan ko. Ngayon, may motor doon yung tatay ko na Honda rin. Honda Lead. Lead yata yun. 100. D2T siya, 2-stroke. Tapos, nagulat ako sa brake niya kasi first time ko nakakita ng combi brake. Ano ba yung combi brake? Yung pagka mag-break time ka sa trabaho mo, tapos kakain ka ng combi na biscuit. Hindi, joke lang, corny. yun nga, combi brake nga, yun nga. Yung pagka pumreno ka sa likod, eh kasama yung harap, may sumasamang harap. Hindi ko alam kung ilang percent, basta yun, kung sino man nakakalam dyan, kung ilang percent ang sumasama sa combi brake. Yung sa harap niya, paki-comment naman. At yun nga, yun ang napansin ko dito, ang ganda. Pero kung iisipin nyo ha, siguro mga nitong 2010 pataas, siguro mga ganun, tansya ko. Doon lang lumitaw sa atin yung mga combi brake dito. Tsaka yung mga pagka nagsa-side stand ka, namamatay yung makina. O vice versa, pag nasa-side stand ka, hindi mabubuhay yung makina. Hindi aandar. Yun, noong 2004, nakita ko na lahat yung features na yun doon sa Japan. Doon ko nakita na sobrang advanced talaga sila. Nauna sila sa atin ng mga 5 years siguro, mga ganon. 5 years I think, 5 to 6 years pagdating sa mga technology about sa mga motor natin. Siguro pati sa sasakyan. At yun nga, tapos ano pa bang isang napansin ko dito na maganda? Yun, yung panel niya. Digital siya. Yan. Sitting position niya. At saka yung position ng manibela. Kasi yung position niya, hindi siya ganito. Hindi katulad ng mga nauna nating scooter na lumabas. Katulad ng mga Mio, yung mga ganyan. Medyo mataas yung handlebar niya kumpara dito sa Click. Medyo naka-align siya medyo sa upuan. Kaya medyo na, ang dating niya is sporty. Hindi Yamaha sporty ah. Ibig sabihin, yung sporty yung pakiramdam niya pag dinadrive mo siya. Yun, aggressive yun. Yun pala, tamang term doon. Aggressive. B, aggressive. B, aggressive. S-U-C-C-E-S-S. Ay, teka. Yan ah, napapagalata tuloy tayo na sumasakit tayo sa ganun eh. Yan ah, tapos, ano pa ba napansin ko dito? Yung upuan niya, malapad. Katulad na ibang scooter, masarap upuan, hindi nakakangawit. Tapos yung sitting position niya, hindi rin nakakangawit, komportable din. Tapos isa pa, ano pa ba? Yun, hindi siya mabibrate. Yun, ramdam ko yung pagiging pino niya. Tapos hindi, ibig sabihin kasi pagka ang motor kasi pagka ma-vibrate, lalo na yung yung handlebar niya, nakakangawit pagka nag-drive ka ng malayo, na nag-long ride ka, matagal kang nagda-drive, ilang oras ka nagda-drive, nakakangawit yung masakit sa kamay kapag ma-vibrate yung handlebar. Ito may vibration man siya pero konti lang. Hindi siya masakit sa kamay. Tapos ano pa ba? O bang nakita ko dito? So far wala man akong makitang downside nito. Kasi syempre ngayon ko pa lang namang ginamit. Yun lang. Tapos ano pa ba? Hindi nga kasi ako reviewerist eh. Hindi wala akong masabi. Yun lang sa mga sa ngayon, yung palang masasabi ko. At saka, ayun, yun nga pala, madali siya i-maneuver. Oh. Mas madali lang siyang kontrolin. Hindi siya, kumbaga, hindi siya yung parang pakiramdam mo eh, mukha kang sisemplang. Sisemplang agad. Pero madali siya, oh. Madali siyang gamitin. Oh. Yun lang, wala na ako masabi. At isa na lang, tetestingin ko dito. Siyempre, hindi mawala yung kung gaano ba siya kalakas humatak o kabilis. Pero siyempre gagawin natin yun sa malinis na daan at sa safe na daan.
Gusto ko lang matesting kung ano yung ito, super stock to, wala pang ginagalaw, pati pipe nito lahat wala pa. Gusto ko lang matesting kung anong kaya niyang ibigay sa full throttle. At yun lang, update ko na lang kayo mamaya. Boost ba? Shoutout nga pala sa kasama natin, kasama ko si Architect Jewelyn from ano pa yan, from Alabang, papunta rito sa Bataan. First time niya nagmotor simula Alabang hanggang dito. Yun naman, first time, pero 79-80 ang takbo ko. First time niya umuwi ha. Bago pa lang nagmamotor yan, siguro mga wala, mga 1 month siguro, ganun. Kaya pala guys, kung magte-testing kayo sa mga gantong katulad nito na public road, siguraduhin nyo muna na talagang walang ano, wala kayong makakasabay sa daan, yung hindi yung sobrang dami ng sasakyan, dahil sobrang delikado talaga dito. Mas maganda yung talagang solo nyo lang yung daan. Kaya dapat timing na timing. At saka tingnan nyo rin yung mga tawag nito. Hindi kasi may iwasan na talagang minsan nagte-testing tayo sa mga public roads eh. Kasi dyan talaga tayo araw-araw dumadaan. Minsan gusto lang natin na-testing yun kung gaano ba kabilis yung isang motor, o gaano ba kaganda yung torque ng isang motor, o yung minsan yung top speed niya. Pero siguraduhin natin na ligtas tayo at yung mga nakakasabay natin sa daan. Katulad nyan, ito, intersection to, may kanto sa kabila, may kanto rin dito sa may kabila. Yan, anytime pwedeng may lumabas dyan at pwede nating masalpok o tayong salpukin. Kaya dapat be responsible sa pagdadrive, sa pagmamotor. Hindi yung basta-basta lang. Tandaan nyo, ang buhay isa lang. Kaya dapat nating ingatan. Yun, so far dahil pang sakyan, kaya baka hindi ko pa matesting, siguro mamaya na lang. Update na lang. Oops. At isa pa nga pala madagdag ko. Nung 2004, na sabi ko nga sa inyo, nakita ko yung motor ni tatay ko dun sa Japan na Honda 2004. Ito, meron na rin to, yung ganito, yung pang lock sa brake pagka nakahinto ka, parang kumbaga sa sasakyan, handbrake siya. Pagka inilock mo siya, hindi ka mangangamba na biglang mag-aano yung motor mo, na biglang hindi totoo yan. And pag nakahinto, hindi siya Will you please repeat it? Kumbaga, parang handbrake nga, handbrake yun. Ba yan? Hirap paliwanag. Ilang? Hindi ako nakahanap ng magandang pagkakataon para i-testing tong motor na to. Kaya dito na lang ako dadalit sa 4 lanes. Dahil ito naman ang pinaka pwede nating pag-testingan na medyo safe. Kasi pwede kang maghintay dito na walang dumadaan bago ka mag-testing. And, pero syempre dun sa walang lalabas, yung walang kanto lang. So, pwede na siguro dito. So, hihintay muna ng walang dadaan. Oh, ito na, subukan ko lang. Medyo maluwag, wala nang sakyan. Four.
6. Ano yun? $106 para sa Click 125 na all stock. Ang bigat ko ay 60. Ilan ba ako? Ang bigat ko ay 67 to 68 kilograms. Will you please repeat it? Ang bigat ko ay 67 to 68 kilograms. Tapos take note, meron pa akong top box dito sa likod. Ayan. Tapos may laman din yung ano, yung compartment nito. Kaya siguro kung walang top box, wala rin yung compartment. Kaya alaman yung compartment siguro papatakto ng ano, siguro mga nasa kaya mag 110 to 115 siguro. Ganun. Pero hindi masama, no? Dahil yung 100, basta nagawa 100 yung motor mo, ibig sabihin nun, mabilis ka na eh. Kasi lalo na 125 to. Siyempre, kung gusto mo mas mabilis, kumuha ka ng mas malalaking motor. At yun guys, dito ko muna tatapusin itong vlog na to. Share ko lang sa inyo experience ko dito sa Honda Click 125. Hanggang sa susunod na vlog. Ride safe. Bus ba? Ay, naka-record pa pala ako. Shout out. Wala ba siya shout out? Shout out sa akin. Sa'yo tsaka sa... Hindi mo siya shout out yung ano, prime cut? Bad. First time niyan umuwi ng Bataan. Hindi ko nabawa sa'yo yung shout out ka. Shout out! Kanino? Sa akin! Shout out mo siya ng Jericho, yung may-ari ng Honda Click. Shout out sa'yo, Kuya Jericho. Sino yun? Hindi ko alam. Yung may-ari ng Honda Click. Yan!